Hey guys, it's me Charm and welcome back to my channel. For today's episode, I'll be sharing with you guys what I've been reading this quarantine and ano ba yung mga movies na napanood ko na related sa books. So if you're interested kung ano yung mga yun, just keep on watching. So before I start, baka may iba sa inyo nagtataka bakit hindi makeup or beauty content yung video ko ngayon. Actually, before makeup kasi, mahilig talaga ako sa book. So since high school, tapos long overdue na to actually kasi GCQ na and hindi pa rin kasi ako pumapasok kaya marami pa rin akong time para magbasa. So yun, medyo marami-rami to and hopefully, by the end of the video, nandito pa rin kayo. First book na ipipicture ko ngayon is itong Magnus Chase and the Gods of Asgard na trilogy. So, yan. Actually, nabasa ko na yung book 1 and 2 nito eh. Ngayong quarantine. Nasa book 3 na ako. So, yan. Kaso, yun lang. Tinamad kasi ako. Kasi nag-start na naman ako sa K-drama. So, yun. Nakalimutan ko na naman. Pero, hopefully, sana mabasa ko na to at matapos ko na since last book naman na. Kung hindi, actually, kung naghahanap din kayo ng in-depth review sa mga books na to, siguro hindi to yung content na para sa inyo since ayoko rin kasi bigyan kayo ng spoilers. Pero overall, maganda yung story nitong book na to, lalo na kung interested kayo sa Norse mythology, especially si Thor and then si Loki, then si Odin. So yun yung mga, just sa mga gods of Asgard. So yun. Sa mga prices nitong mga books, baka ilagay ko na lang dyan somewhere sa description box. Kasi hindi ko na rin matandaan eh. Kasi lalo na itong mga books na to, nabibili ko lang siya ng naka-sale. Hindi kasi ako basta-basta bumibili rin ng mga regular price books. So, ito yung Magnus Chase na book 1, The Sword of Summer. And then yung book 2, yung Magnus Chase and The Hammer of Thor. And then itong book 3, Magnus Chase and The Ship of the Dead. So yeah. Ito, regular price ko to nabili kasi hindi siya available dun sa National Bookstore sale. So ayan, sa Trinoma, na National Bookstore ko siya binili. So next books na ipi-feature ko is itong Percy Jackson and the Olympians, The Complete Series. Actually, 5 books yan. Ito yung isa. Ayan, hindi ko alam kung bakit di na siya kasha dyan. So, ayan. So, kung interested naman kayo sa Greek mythology, kanina kasi si Magnus Chase, ano yun, Norse mythology. Ito, si Percy Jackson, Greek mythology, ang fini-feature nila dito. So, if you're interested sa mga Greek gods and goddesses, sa sila Zeus, si Poseidon, si Hades, so, ayan, ito yun, fini-feature nila yan. So, actually, reread na lang to eh, kasi nabasa ko naman ito nung college ako, pero yun nga, since Netflix is live, napanood ko dun yung movie na naman ulit. So, namiss ko ata kasi talaga si Logan Lerman. Kaya yun, parang sabi ko, gusto ko na naman ulit itong basahin. Kaya yun, nasingit na naman siya, imbis na masunod yung TBR list ko. Yan. So, yan. Sa book 3 na ako, guys. For the price, nabili ko siya ng around 1,200 ata. Noong December lang since yun nga regalo ko kasi ito sa sarili ko nung Pasko kaya yun. So ito, ito yung book 1. Actually new cover na to eh. Meron ako nung book 1 na yung lumang cover, regalo lang yun sa akin dati ng friend ko nung college. So ayan, book 1 eh, yan, The Lightning Thief. Then yung book 2, yung The Sea of Monsters, ayan. And then, book 3, itong Titan's Curse, yan. Pinakita ko kanina. And then, book 4, yung The Battle of the Labyrinth. And then, the last book, itong The Last Olympian. So, yan guys. Available naman to sa lahat siguro ng next books na ipi-feature ko is itong Hunger Games Trilogy. So, yan. Napaka-timely guys, ano, kasi GCQ na. So, start na ng first annual Hunger Games dito sa Pinas, diba? May the odds be ever in your favor. So, mga pumapasok dyan, keep safe po tayo. And hopefully, baka next week gano'n na rin ako. So, ayan. Ito, yung book 1. Ito, yung Hunger Games. Ayan. Ito, original cover to, you guys. Yung ito.
Actually, recently ko lang to na-acquire sa book sale nung pumunta kami sa... Saan ba ito na? Yun nga, sa mall na nakaraan. So, ayan. Mainit-init pa yan. So, next, itong book 2, yung Catching Fire. Nagtataka kayo, bakit iba yung cover? Ayan, sealed pa siya actually. Hindi ko pa siya nabubuksan. So, iba siya ng cover kasi alam ko limited edition to, yung ganito. Kaya nga, hindi ako nakakuha ng book 1 nito. Sa Big Bad Wolf sale ko to nabili last year. And then, ito, yung Mackenzie, yung kapartner niya. So, yes. Ang ganda guys, no? So, limited edition siya. Pero okay lang, so baka makahanap din naman ako ng ganun. Color pink yun eh, yung book 1 na ganito. So, yan. Ito yung Mackenzie. Ganda, yan. Medyo metallic yung mga details mo dyan. Then, ito yung likod. So, actually, ano, hindi ko pa ulit to nababasa. Actually, nabasa ko na to. Pero, recently nga, napanood ko ulit yung movie adaptation nito sa Netflix din. Kaya yun, parang sabi ko, kumpletuhin ko na kaya to para if ever maisipan ko siyang i-re-read, ayan, kompleto na siya. So, last but definitely not the least na books na ipi-feature ko is itong tada! Divergent series. Ganda na. Sabi ko talaga ako pinaka-excited kasi recently ko lang din to parang discover dahil nga dun sa movie nito sa Netflix kasi meron din doon. Parang sabi ko, meron na pala nito dito. So, pinanood ko yung movie nga. Tapos parang by that time, parang medyo na-weirdohan lang ako dun sa parang first movie. Kasi nga, syempre iniisip ko, lalo na kung napanood nyo na yung Hunger Games or nabasa nyo na, parang may konting similarity nga lang dun. Kasi since dinivide din sila. Although sa Hunger Games kasi dinivide sila per district. At saka yung district nila parang for parang resources. Yung katol kila Katniss, yung coal, yung kila Katniss niya, yung coal mine, ganun, yun nandun sa district nila. Dito kasi sa Divergent series, dinivide sila based on personalities nila. So, meron yung erudite, yung intelligent, and then yung candor, yung honest, then yung amity, yung a few moments later. Yung peaceful, and then yung abnegation, yung selfless, dauntless, yung brave, and then meron din yung factionless. So yung factionless, ano yun eh, yung mga, teka, basahin ko dito, may excerpt kasi dito dyan sa likod. So yung factionless, those who fail to complete initiation into their chosen faction or choose to leave their factions for whatever reason, become factionless. So yun, yun ganun sila. So they live without support from their fellow factionless and then without community. So yun, dun sila na de-divide. Ang bida dito is si Beatrice Pryor or Tris and siya yung Divergent. So kung interested kayo kung bakit siya naging ganun, might as well read the books na lang or siguro kung tatamad kayo magbasa ng libro, panoorin nyo na lang din yung movies kasi masasagot din naman dun. Hindi ko rin kasi kayo mai-spoil dito sa book since yun nga, babasahin ko pa lang to. Tsaka yun na, yung movie lang din yung naging reference ko. Hopefully, baka magustuhan ko naman to. Kahit medyo na-disappoint lang ako dun sa movie, yung first movie niya to. Medyo weird na katulad na sinasabi ko kanina. So, yun. And, yun nga. Si, yung character rin kasi ni Four yung parang humila sa akin dito. Sa libro na to. So, si Four kasi parang yung naramdaman ko sa character niya. Yung naramdaman ko rin dun sa character ni Finnick O'Dare. Dun sa Hunger Games. Ewan ko parang isa kasi si Finnick talaga sa pinaka-paborito kong character. And, yun nga. Kaya, parang interesado din ako kay Four dahil nakulangan din ako dun sa backstory niya dun sa mga movies. So, sana, hopefully dito sa libro, masatisfy yung pagkukulang nila dun sa story ni Four. So, guys, that's about it. Yan na po lahat ng mga libro na binasa ko or binabasa ko or gusto kong basahin ngayong quarantine and the movies as well. So, sana,
nagkaroon tayo ng interest dito sa mga hindi pa nakakapanood or nakakabasa. And then, kung may mga suggestions kayo or book recommendation sa akin dyan, comment down below lang. Or kung gusto nyo rin gawa ng mga in-depth reviews to, yung mga books na finiture ko ngayon. So, yun. I hope na enjoy nyo tong bago kong content and sana masundan pa. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And follow me sa mga social media accounts ko para updated kayo pag may bago akong videos. So, bye guys! See you again next time!